Ang pagiging matalino sa iyong kaperahan ay hindi dapat maging komplikado at mahirap na gawin. Kahit sino ay kaya itong ma-achieve sa simpleng pamamaraan. Kaya naman magbibigay ako ng 10 easy money tips na pwede mong i-apply kagad sa iyong buhay para mag-improve ang finances mo. So stick around hanggang dulo. Pero before we start, i-like mo na rin ang ating video. Kaya handa ka na, let's go! Number 1, alamin kung saan napupunta yung pera mo. Importante na kapag kumikita ka ng pera, dapat aware ka kung saan mo ito nagagastos lahat. Maraming taong nahihirapan sa pera kasi hindi nila alam na ang laki pala ng kanilang expenses dahil hindi sila nagtatrack ng money. Kaya dapat hindi ka magtaka kung bakit wala kang naiipon or kung bakit lagi kang kinakapos. So ang simpleng adjustment na dapat mong gawin is ilista ang lahat ng expenses mo. Pwedeng sa notebook or inote mo sa cellphone. Mula sa thousands, hundreds hanggang piso, ilista mo dapat yan para malaman mo kung saan ka napapagastos ng malaki kahit hindi mo kailangan. The next step is mag-adjust ka kagad. Malay mong number 1 na gastos mo pala is online shopping. So next time dapat bawasan mo yung gastos dito. I-prioritize yung expected expenses tulad ng bills, renta, pagkain at iba pa. Make sure na gamitin lang ang pera para sa needs imbes na sa mga wants mo lang. Number 2, magbayad gamit ang cash on hand. Sa panahon natin ngayon, madaming instant na isang pindot mo lang, bayad ka na. O isang swipe mo lang ng card mo, successfully paid ka na. Pero the more na ganito ang ginagawa mo, more likely din na napapagastos ka ng malaki. Kasi nga yung pera na yun, wala sa palad mo. Kumbaga hindi mo siya physical na nahahawakan, kaya subconsciously parang wala lang sa'yo yung pera na yun kahit gastusin mo pa. Kaya mas maganda na bumili gamit ang iyong cash on hand para mas aware ka sa pera mo at hindi magkaroon ng maraming utang via credit card. May mga research na nagpapakita na you tend to spend more kapag hindi ka cash on hand magbayad. Kahit na yung digital payments or credit card ay parabang emotionless at painless way sa paggastos ng pera. Pero once na nandyan na yung billing statement mo, eh doon na papasok yung pain kasi hindi mo pala afford. Yun ang iwasan mo para mas makatipid ka at mas madami kang maitabing pera. Number 3, bigyan ng purpose ang savings. Isa sa dapat mong i-prioritize once kumikita ka na ay yung makapag-save ka ng pera. Maganda nga na mag-set aside ka kagad ng pera para sa savings bago ka pa mag-umpisang gumastos. Pero may mga tao na nag-iipon ng pera para may maipon lang. Wala namang masama dito at mas magandang ito yung gawin imbis na puro ka gastos. Ngunit kung ganito lang yung mindset mo na basta ipon ka lang ng ipon, sa long run malulugi ka din kasi matatalo ka ng inflation. Kaya kung meron kang 50,000 pesos sa banko mo ng 10 years, panigurado na yung 50k na yan, mababa na yung buying power once na gamitin mo dahil nga sa inflation at sa pagmahal ng bilihin kada taon. Kaya importante na dapat meron kang purpose in mind para sa savings mo. Example, mag-iipon ka for emergency fund. O kaya yung purpose mo is para sa uumpisahan mong small business. O kaya naman para sa edukasyon ng anak mo. Mas maganda na meron kang malinaw na dahilan kung bakit ka nag-iipon ng pera para meron kang direksyon, motivation at para committed ka na makapag-ipon. Makakatulong yan para hindi ka maging pabaya sa pera. Kaya practice saving money kahit na maliit lang ang income dahil kung hindi mo kaya makapagtabi kahit 50 pesos man lang per month sa maliit na sahod, for sure na pag malaki ng kita mo, hindi ka rin makapag-ipon kasi wala kang disiplina. Number 4, gumastos ng mas mababa sa kinikita. Kung gusto mo ng financial stability at security, kailangan maging habit mo na gumastos lang ng naayon sa kinikita mo. Hindi pwedeng laging puro luho, hindi pwedeng puro utang para lang mapagbigyan yung gusto mo. Kaya maraming taong hindi makaangat sa buhay kasi nabubulag sa kinikita nila ngayon na akala nila marami silang pera pero in reality, the more na sobrang gastos mo sa kinikita mo, sa long run mas mahirapan ka kasi wala ka ng savings, wala ka ng investment, tapos puro bad debt ka pa. Huwag padala sa mga hype, sa mga trend at i-practice ang delayed gratification lagi. Number 5, maging wise spender. Iwasan ng overspending o yung wala ka ng control sa paggastos. Kahit pa malaking kinikita mo, hindi ibig sabihin na malaki rin dapat ang gastusin mo kada buwan. Maging matalino sa paggastos,
marutong mag-budget lagi para hindi ka lalabis sa gastos. Ugaling maglista ng mga bibilhin pagpupuntang palengke or grocery para hindi ka madali ng impulse buying doon. Bawasan ang gasto sa luho at mga walang kwentang spending mo sa bisyo at sugal na hindi naman nagbe-benefit sa'yo. Pero puro pandaliang pleasure at kasiyahan lamang ang naibibigay. Aim for long-term na success sa pera dahil wise spender ka. Number 6, mag-upgrade para lumaki ang income. May dahilan kung bakit na-stuck ka na sa kinikita mo ngayon. Kasi tinamad ka na at hindi ka natutong mag-upgrade ng skills at knowledge na meron ka. Yung kinikita mo kadalasan nakadepende sa value o sa impact na kaya mong ibigay sa marketplace or sa clients mo. Yung iba nag-i-spend ng maraming taon para mag-aral upang mas tumaas yung earning potential nila. Yung iba naman nag-i-spend ng pera para sa mga seminars, courses, libro, para tumaas yung skills at knowledge din nila. Na in return, nakakataas din ng income. Kaya huwag kang matakot na matuto pa or improve yung sarili para lumaki pang sahod mo. O kung meron kang business, i-level up mo na rin yung pamamaraan mo. For example, sa marketing, para mag-level up din yung sales mo. Wala ka bang benta? Kasi boring ang dating ng negosyo mo. Gusto mo bang maging engaging at i-level up ito gamit ang whiteboard animation katulad ng napapanood mo ngayon? Walang problema kasi kami ang bahala sa'yo. Sagot na rin namin ang script mo at ang professional voiceover. Kaya mag-message ka na sa Johnny Digital Facebook page para magawan ka namin ng high quality na video. Gamitin mo na ang code na ito na nasa description box or nasa comments below. Number 7, iwas muna sa mga sablay sa pera. Sa paligid natin, maraming BI or bad influence, especially sa kaperahan. Nandyan yung puro yaya ng inuman, ng mga gala, ng out of town kada week, o kaya laging pinipressure ka na bumili rin ng bagong gadgets, bagong motor, o kotse. Pero kung nasa journey ka upang maging magaling sa pera, dapat iwasan mo muna yung pagsama sa mga ganitong tao at matutong mag-say no. Hindi naman sa lahat ng panahon pagbibigyan mo sila. Hindi naman required na lagi mong gayahin kung ano yung ginagawa nila or kung ano yung meron sila. Magkakaiba tayo ng sitwasyon at status sa pera. Pero kung makikipagsabayan ka sa kanila lagi, mas lalo kang maghihirap. Walang masama na may sama ka sa ibang tao, pero dapat i-check mo rin kung kaya ba ng budget at wallet mo. Number 8, bawas ng subscription. Dahil sa dami ng distractions sa panahon natin ngayon, marami rin sa kanila ang kukuha sa pera mo. Nandiyan yung mga platforms na may mga series, pelikula, exclusive music, anime, drama at iba pa. Minsan di mo napapansin sa dami mo nang binabayaran kada buwan na kailangan tulad ng mga bills, tubig, kuryente, dumadagdag pa yung mga samot-sari na binabayaran mong subscription na kapag naipon, masakit din yon sa bulsa. May mga essential na subscription pero marami din na kahit hindi mo kunin is okay lang naman at hindi malaking kawalan. Kapag na-identify mo ang mga yon, mag-unsubscribe ka na para mas marami kang maitabing pera at mas maging flexible yung spending mo kada buwan. Number 9, bawas order online. Dahil sa technology natin ngayon, napabilis na at napakadaling umorder ng pagkain or ng mga bagay online. Which is maganda naman ito kasi mas convenient. Kaso kapag hindi ka naging mindful sa paggamit nito, mas naging excessive yung gastos mo at mas prone ka sa impulse purchases. So isang adjustment na pwede mong gawin if food is life ka is mag-aral kang magluto or magplano ng kakainin. Mas makatipid ka kung ikaw mismo yung gagawa ng pagkain mo and at the same time mas mapaplano mo yung diet mo. And mas mapabudget yung gastos kasi maglilista ka ng bibilhin. May iwasan mo pa yung mga additional fees sa charges dahil sa online delivery. Kung online shopping naman ang problem, make sure na mag-uninstall ka muna ng apps unless kailangan bumili. Bagong number 10, quick recap tayo ng easy money tips para mag-improve ang finances mo. Number 1, alamin kung saan napupunta yung pera mo. Number 2, magbayad gamit ng cash on hand. Number 3, bigyan ng purpose ng savings. Number 4, gumastos ng mas mababa sa kinikita. Number 5, maging wise spender. Number 6, mag-upgrade para lumaki ang income. Number 7, iwas muna sa mga sablay sa pera. Number 8, bawas ng subscription. Number 9, bawas order online. At number 10, huwag isipin na bobo ka sa pera. Maraming taong hindi nagbabago pagdating sa paghawak ng pera kasi ganito na yung tumatak na mindset sa kanila. Na kesyo, gastador daw talaga sila pinanganak, yung nanay daw kasi nila pala utang, kaya pala utang na rin siya, and so on. Pero dapat hindi ka maging ganito kasi lahat naman kayang magbago at matuto.
Lahat ng tips na binanggit natin dito, hindi mo naman kailangan maging scientist o maging mathematician para magawa mo. Ang importante, ready ka magbago, gumagawa ka ng steps para mag-improve ang finances mo at meron kang disiplina.